Hello po mga ka-YouTube, ito po ang maestro. Magle-layout po ulit ako ng batrina. Nakapag-layout na po ako yung riser. Yung riser, ito po. Ito po ang riser. Yan. Itong step. Ang riser po natin ay 18 cm. Yung po yun, doon, ayun. Kinuha ko po yung right angle po na. Ayon po kay Pythagoras theory. So, yun po. So, 25, ito po yun. Yun. 25. Ito po natin. Kunin po natin yung hypotenuse po na. Epo, alamin natin ito anong haba itong hypotenuse. Hypotenuse niya ay 30.3 cm. Epo. Yeah. Epo, kukunin po natin yung squala. Kanto na, tsaka yung kanto na. Ano po ang haba niyo? Yan. Yung kanto na yun, tsaka yun. Pupunin po natin yung sukat na. Ten point five. So ay 10.5. Yan. Ito naman po yun, tsaka tsaka kukunin po natin. Ay, 14.5.
Ayan. So, nakawan na natin po. Yung hypotenuse niya, 30.3 cm. Yung buyong hypotenuse. Ito po ang riser, 18.25. Ang step natin ay 25 cm. Yun po sinasabi po na iba po, pwede na po ay 30. Yung 30 po ay 12 inches po yun. Ayan o. Ayan. 30. Masyado malapad. Kaya ang standard niya, 10 inches lang o 25. Tapos ang riser, 18. Hindi ba gusto mo gumagamit ng 15? Tawag po namin itong senyorita. Malimit po yun. Natatapat po yan sa oro, plata, mata. So, ito na po yun. Yung hypotenuse natin ay 30.3. So, kukunin po natin itong 10.5. Ibibigay po natin dito sa kanto. Dito po sa kanto ito. Tatandaan niyo po yan. Ito po, yung sa kanto na yan. Dito ako lang na ayos itong aking camera. Ayan. Tatandaan niyo po ha. Ito ang mga gulo. Ito po, ito po nakita niyo, karton po yan. Kung isipin niyo lang, ito po ay yung magiging nating forma. Formwork. Yung forma. So, ito po yung madrina. Malapad po yung paggagawa ko. Improvise ko lang po yan. So, sa mga twin, kung ito po ay kita ko lang ha, para time to simula. Kanto na yan. So, yung pong 10.5, ito po yun. Ibibigay po natin doon. 10.5. Yan. Yan. 10.5 po. Tapos, yung hypotenuse 30.3. Bibigay niyo po natin doon. 30.3. Bago yun po. 14.4. Mula po doon sa kanto na yung pababa. Tapos po, bigay po natin dito ay 14.5. Guguhitan ko po rin yan para sigurado po tayo. Mahaba. Tapos po, sigurado po sa kanto na yon. Kunin niyo po rin ang photo niyo. Yung 30.3. Okay, atin ha. Okay, atin po. Ipas ko ala. Ayan. 30.3. Ayan. Ayan. O yan, riser. Ha? Yan po. Yan, kulay. Yan, check natin kung yun po ay mga patak ng mga patak po siya ng 18. Yan. 18 eksakto po. Yun, eksakto. Yan.
Yan naman. Okay, din din yan. Yan. Tignan ko natin ang kulay. Nakitang-kita niya. Ha? Ganun na po. Ganun pa ang paglalagay po. Kita niyo po ito. Ito pong 10.5. Para makuha niyo. Doon po sa kanto na yun. Ilagay niyo po 10.5. Yun. Tapos yung 14.5 pababa po. Ayun. So, pag binaligtad niyo yan. Pag binaligtad niyo. Okay. Doon po. Ito na. Ng hanggana. Una step. Ito unang riser step. Yan. Well, kung para nakuha niyo po yung hypotenuse, yung pong right angle ng 18.18 tsaka 25, nakuha niyo yung right angle niyo, yung hypotenuse niyo 30.3. So, nagtakal 10.5, yung lagyan sa 10.5, 30.3, bibigyan niyo po doon sa ilalim, sa ibabaw. Pwede naman sa ilalim, yung pong 8, dito po sa 14.5, mula po doon sa kanto na yun, papagyan niyo 30.3. Yun po yung hypothesis na yun. Kaya yun po, ginawa ko, ginagitan ko po siya gano'n. Kasi po, yan po ang linya na natin. Ito with the linya. Hindi ko sa ibabaw, hindi po kasi ko sure na. Ano, kaya sa tatin niya, may guhit ako doon. Saka doon, may guhit. So, kaya binigay ko po doon yung 30.3. Kung nandang ibibigay ko yung 30.3, ito, sa ibabaw, 14.4, yun, 14.4. So, yung 10.5, doon po yun. Ito po nakuha yun. Yan niya, nakita niya, kinuha ko po yung angle po nun. Ito po, yun, no? Yun, nakita niyo yun, saka yun. Kaya nakuha po yung 10.5. Tapos yung itas nun, 14.4. Ah, 0.5. Sorry po yun. Ano po ang pagkuha po na pag-layout po. Tutuloy ko na po. So, yan po. Na YouTube. Sana may nakikita ko kayo sa araw po. Salamat po. Ito po ang iyong maestro.